Hi guys, so andito na tayo sa desktop mode, no? So assuming na na-install nyo na yung EmuDeck, so ito yung pinaka-emulator natin. Then sa setup natin yung Yuzu, kasi by default wala siyang mga keys tsaka hindi siya updated, so hindi gagana yung mga nadadownload yung ROMs para do. So first is punta tayo ng startup, then search nyo yung Yuzu. Ayan. Right click nyo siya, tapos add to desktop. So pag kinilik nyo siya, yan, so makikita nyo wala siyang keys, no? Missing yung keys niya, tapos hindi yan updated. So pero by default naman nakamount na yung ROMs niya, so dito natin siya hanapin. Puna tayo nung folder kung saan nyo siya ininstall. Ako sa SD card ko ininstall yung EmuDeck. So dun sa folder niya, punta kayo ng emulation, tapos BIOS, then Yuzu. So may makikita kayo rito ng firmware tsaka keys. So dito natin lalagay yung update tsaka yung keys niyan. So meron na ako dito, post ko sa description kung saan siya madadownload, no. Then sa firmware muna, open nyo yung folder, tapos copy nyo po lahat. Yan, sa Yuzu, tapos firmware, then paste nyo po siya dito. So after nyan, doon naman po sa keys nya, yung prod tsaka yung title, copy nyo rin po. Then dito naman sa folder nya na keys, dito nyo siya lalagay. So ayan. Okay, so na-install na natin yung mga keys tsaka yung update. Then punta naman tayo sa mga games nyan. So post ko rin sa description kung saan makakapag-download ng games. Then ito yung mga games na na-download ko. Kakopy lang natin siya sa ROMs niya. So dun sa emulation, hanapin niyo po yung ROMs, then switch. Ito siya, switch. Tapos dito niyo lang po siya i-paste lang. So yan. After niyan, open niyo na po yung Yuzu EmuDeck. So, ayan. Nakita nyo, nag-load na po lahat yung mga games natin. So, pwede nyo siyang i-test dito. Double-click nyo lang. So, ayan. No? Press any key. By default pala, hindi nagana yung controller dito pala. Sorry. So sa game mode natin siya i-open, no. Actually tinry ko na siyang i-set up dito yun sa emulation configure, tapos controllers. Ayan, hindi niya na-detect yung mga keys eh. So ayan, try natin. Ayan, hindi niya talaga na-detect. So anyways, at least nag-run na siya, no. So close muna natin 'to. Stop natin siya. Yan. Ang best way nito is lalaruin natin siya sa game mode. So bago 'yon, click natin yung EmuDeck. Then dito sa tools and stuff, punta kayo ng Steam ROM Manager. Then, yes nyo lang yan. So, dito, dun sa tutorial na ginawa ko nung una sa EmuDeck, nag-setup na ako rito, no? So, ang gagawin nyo na lang dito is pupunta kayo ng Preview. Then, Generate App List. So, ayan. Lalabas na lahat yung mga thumbnail na, ano. So, ang gagawin nyo lang is save app list lang. So, yan. Once na nag-save na siya, close nyo na yan. Then, punta na tayo ng game mode. Okay. So, kayo nasa game mode na tayo, no? Ayan na yung mga in-install natin na ROMs, no? So, test natin. Bayonetta. Medyo hindi pa nga lang naka-optimize to sa akin kasi meron kayong kailangan i-configure pa sa settings nito, no? Kaya,
medyo mababa pa yung graphics nito. Mababa yung frame rate niya. But anyways, ayan, kita nyo naman siya, nag-load na. No? So, ayan. So, ayan guys, working siya. Ayan, so mababa lang yung frame rate niya, no? So may kailangan lang kayong i-optimize pa sa settings niya. Ayan, pumapalo naman siya ng 30. So ayun. So ayun guys, sana nakatulong sa inyo, no? Paano i-install yung mga games at paano i-set up yung Yuzu sa Steam Deck. So again, pa-like and subscribe po. And God bless.